ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Pag-uusapan natin, I need the right relationships in life. Okay? Kailangan ko ng tamang relasyon. Narito si Radyo, Alegrine. Hindi ko kalain lalaki ito ng ganito. Pinanganak ito, okay, sa amin. Tinakas nung nanay at nung tatay. Okay? And he never felt a family. In fact, malayo ang puso niya sa tatay niya. Okay? Sa amin lumaki ito eh. Sa lola. Nangialam yung lola. So pinalaki, pati si Joy. You know? Pero hindi mo makikita na siya namuhi sa tatay niya. Nilalabanan niya yon. Sinasabi niya sa akin, Pastor, magpapaalam po kami. Kasi birthday po ni Papa. Struggle po ako. Pero itatrato ko siya ng tama. Kasi tatay ko siya. Hindi siya namuhay based on feelings and emotions. Hindi niya sinabi yung tatay ko naman, barubal. Yung nanay ko, pinabayaan kami. No. Okay? He chooses to live by the word of God. Regardless of how your parents treated you, you have no right to disrespect your father. You have no right to raise your voice on your mom. You have to love them kasi yun lang ang kayang ibigay ng tatay niya sa kanya. Yun lang ang kayang ibigay ng nanay niya sa kanya. Okay? Kasi kung kayang ibigay ng tatay at nanay mo yung pwedeng ibigay ng Diyos, bakit mangangailangan ka pa ng Diyos? Am I right? Laging kulang ang tatay at nanay. You see? But there is God. Oh. Ito si Hamed, dali ka rin eh. Hamed never saw his father. Never felt the love of his father. Okay? Now, he is a husband. He will be a father. Sa tingin mo, uulitin niya yung ginawa ng tatay niya sa kanya? Ngayon eh, meron na siyang word of God. Lumalago siya. Am I right? Mark Allen, alika. Si Mark Allen. Mark Allen, the same thing. Lumaki, hindi nakilala tatay. Okay? Lumaki in a very dysfunctional family. Naging katropo ni Jeff, sabay na nag-aral, naging parang anak-anakan ko, graduate sa UE, nagtrabaho sa China Bank. Okay? Hindi niya hinanap yung kulang ng tatay at ng nanay niya sa iba. Nakuha niya, okay, yung ginhawa kasi pinili niyang manood at magpatuloy sa Panginoon. Okay? May tatay at may nanay, walang tatay, walang tatay. Lahat sila ngayon, past 30 na. Matanda ka na, Mark. Do you think with what happened to them, uulitin mo yung ginawa ng tatay mo? Uulitin mo yung ginawa ng tatay mo? Iiwanan mo magiging anak mo, Mark? Bakit hindi yung gagawin? Because you have the right relationships with God. Are you following me? Ito yung tatlong klase ng tao na lumaki. Hindi tinrato ng tama. They could have had a negative outlook in life. Pwede silang umiyak. Hindi naman ako mahal ng tatay ko. Hindi naman ako mahal ng nanay ko. Yung stepmom ko, yung stepfather ko, hindi kami binibigyan. If you will like story and sub-stories, they have. They all have. But why are they becoming a different version of themselves? You know why? May Panginoon. You see? They're not a finished project. They're still growing up in faith.
Hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Pero they are learning every day. Please sit down. Sila. Acts 20 verse 24, ano sabi? But none of these things move me, neither count my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord to testify the gospel of the grace of God. Ano sabi noong unang talata, noong unang linya? None of these things move me. What moves you? What caused you to shrink? What caused you to be negative? What caused you to cry and to have a sob story? And a sad story, kasi tatay mo, hindi ka minahal? Itong tatlong ito. Kasi lumaki kang mahirap? Kami yun. Kasi nakitira ka sa ibang bahay? Kami yun. Oh. None of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy in the ministry. Kailangan tapusin natin ang takbuhin ng may kagalakan at yung ministry na ikaw lang ang pwedeng gumawa. Walang ibang pwedeng gumawa. Ikaw lang! Kanya lang, paano mo magagawa? Kung bumibigay ka kasi kinantsawan ka, kasi pangit ang trato sa'yo, kasi hindi ka nabigyan ng peanut brittle. Feeling mo, you're always in a disadvantageous situation. None of these things move me. Huwag mong hanapin sa tao ang tanging Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Am I right? Ang tatay laging babagsak yan. Try to live in my family. I'm always out. But my sons are not misbehaving. From the time they were born, I was out of their lives. Pinagdadrive ko si Pastor Fajardo. Laging pag manganganak si Elena, drive kay Pastor. Iiri si Ellen, mag-isa, wala ako. Kanya, I'm so thankful that when Bron was getting out of the womb, Jeff was there. I failed to do that, but my son learned from it. Am I right? None of these things move me. Lord, we ask you, help us to have the right relationship, the God-given relationships that only you could give. Teach us, help us. In Christ's name we pray. Amen. Please be seated. Ilan sa inyo ang nanonood ng TV tapos may biglang dumaan na palatastas at parang siya ay nagkakaroon ng exercise? Meron siyang dumbbell, meron siyang stationary bike, may skipping rope. Sabi mo, kaya ko din yan. Bibili rin ako. Bumili ka ng skipping rope, bumili ka ng dumbbell, bumili ka ng stationary bike. Ginawa mo, inayos mo. You know, ang galing. I want to have a lifelong habit. Bumili ka. I'm keeping doing this. And how many of you right now, bumili ka ng dumbbell, bumili ka ng skipping rope, bumili ka ng stationary bike, ilan sa inyo na yung binili mo nandun na sa garahe? Andun na sa bodega? Andun na sa may hagdanan? Sa ilalim ng hagdanan kasi hindi na nagagamit? Okay? Filipinos are very good in starting. Magaling tayong magsimula. Anybody can be excited. Mag-aaral ako. Mag-sinegosyo ako. Ayusin ko to. Itong gagawin ko. Magaling magsimula. Nagsimulang umibig. Nagsimulang magsama. Okay? Nangarap. Pero hanggang simula, ilan sa inyo ang nag-aral, nag-enroll, and then you drop before you finish it? Ilan sa atin ang naligtas, tinanggap si Kristo, nangakong magbabasa ng Word of God,
binaptized, nagpasakop, nagkaroon ng ministry, but you failed to see the fulfillment of your dreams and now it's turning anything but God's way. Bakit? Tatandaan nyo, best intentions are not always good enough. Tama na meron kang intensyon. Gusto kong magtapos, gusto kong magkaroon ng family, gusto kong magnegosyo, gusto kong mag-aral, gusto kong magmasteral, gusto ko, lahat yan maganda. Pero hindi sapat. Hindi sasapat na meron ka ng pangarap. Hindi sasapat na meron ka ng good intention. It takes more than good intention. Okay? Kailangan meron kang support group. We need the necessary habits. We need the necessary skills. We need to do those things to sustain us in our life mission. Tatandaan mo, ikaw lang ang may thumb mark na ganyan. Tama? Kanina, nagkaroon ako ng notification sa aking Apple na telepono tsaka iPad. You need to update ko. Tapos nagsimula siyang panibago. At sabi nung aking telepono, need to update your facial with a mask and eyeglasses on. Para, hindi ba pagka ikaw ay gaganon mo, pagka nakamask, hindi ka makilala? Tatypin mo na naman yung mga passcode mo. Ngayon, iba na. Di nilagay ko, inalis ko muna yung salamin ko. Habi niya, alisin mo yung salamin mo, inalis ko. Di ikot-ikot na naman ganyan. O lagay mo yung mask, iikot-ikot ka naman. Para kahit nakamask, kilala ka. Sabi pang gano'n, eh, sige, okay? Magpalit ka ng salamin. Balit naman ako ng salamin. Kasi para ma-recognize. Kasi very hassle yun, di ba? May tatawagan ka, dumbuksan kasi nakamask ka. Alam mo ang Apple, they look into that. Tingnan mo ha. Kung hindi mo update yan, hindi mo in-update yung telepono mo, sa update, marami kang mga bagay na hindi mo ma-enjoy. At kung in-update mo naman yan, marami kang applications na hindi na po pwede dun sa version na meron ngayon. Are you following me? Did you experience that in your phone? Hindi magpa-function yan kasi hindi in-update ng developer. The same way, we need to be updated. At hindi sapat yung meron kang good intention, hindi sapat na meron kang naisin lamang. Okay? Kailangan meron kang skills. Dapat meron kang habits para masustain mo yung layunin. Kapatid, ikaw lang ang may ayos na ganyan. Ikaw lang ang may ganyan. Tama? Ikaw lang ang merong kakayahan na ganyan, at pag hindi mo ginamit yan, Faye, hindi mo ginamit yan, Ed, hindi mo ginamit yan, Ferry, hindi mo ginamit yan, sino ang papapel sa buhay mo? Who is going to do that? Am I right? Sino? Sino ang gaganap ng buhay mo? Eh, ang masama, okay? Pinanganak ka na nga, namuhay ka na, and then kumokopya ka pa. You don't copy personality. You don't need to look like them, dress like them, eat like them, and umarte like them. You need to be yourself. This is me. This is how God created me. This is how God designed me. This is what I am. Kasi kung hindi ikaw yan, sino yung ikaw? I am not everyone. I am not Benny Abante. I am not. I am simply Joey Sauco. This is who I am. Okay? It's difficult to develop good habits. It's hard. Okay? I am so thankful that Bob Santiago, okay, forced me, Pastor, I don't like what is happening to you. Why? Did I did something wrong? Wala. Your lifestyle is wrong. What do you want to do? In-enroll kita. Meron kang coach. Meron matawag sa'yo umaga, hapon, gabi. I-monitor ka. And I paid $500. Sabi ko, sana binigay mo lang sa akin yung pera, Bob.
Ako nang bahala, hindi. Ito gagawin natin. I thank God that 2018, I started a habit. It's difficult. Okay? Knowing myself, hindi ko kakayanin. But I have a support group. I have the right relationship. So I was able to have an altered life. Na kung hindi ko pinago yung lifestyle ko, eh nung July 11, 2021, palagay ko si Rene, si Henry, okay? Si Dante, nagungungoy na kasi patay na ako. I think that I'm willing to take that life. Madali pong ma-develop ang bad ones. May nakasama kang nahit-hit ng sigarilyo, nagsisigarilyo ko na. May nakasama kang nagbabalorat, nagbalorat ka na. May nakasama kang nagmo-mobile legend ka na. May nakasama kang nagda-dart, nagda-dart ka na. May nakasama kang feeling is kustakis, kustakis ka na rin. May you need. You don't need an ever kasi pababa, di ba? Pag pababa, dadaustos ka lang. Okay? Madali yan. Tamo, hindi ka naman marunong sumulang. Masagot ka, kasi may naging barkada. Kasi may nakasama. May naging close. Kanya nga dapat, makita mo, the people that you will love to be in your life, eh, by proximity, dapat maikam. Kasi baka lahing ka pababa. Okay? Madaling ma-develop ang bad habits, ang else, mahirap i-develop ang good habits. So we need support. I need support. Okay? Madaling matutunan na isang bagay when you learn it, helping you. A partner, a friend, a coach, somebody encourage you. Sino nag-encourage sa'yo? Sino ang nagtutulak sa'yong mga okay? Are you learning new things? I always said, pagka yung mentor mo is not bringing out the best in you, palitan mo yan. Walang kwenta. Are you learning something new? Are you developing a skill? A new habit? Madaling matutunan pag may kaibigan, may partner, may coach, somebody that will encourage you to be the best version of your life. We need to encourage relationships that we must develop kung gusto mo na ikaw bilang tao na nilikha ng Diyos ay maging buo. All that God wants you to be so that you can fulfill. Steve, hindi ka si Richelle, hindi ka rin si Louie, hindi ka rin si Dan, ikaw si Steve. Johan Caparros, you're not your father. You're not even your mom. You are Johan Caparros. Aldrich, you're not Bonnie. You're not Arlene. You're not Nanay Loleng. You're Aldrich. You're not your mom. Even Sofio, you are Dean. Sino ang mamumuhay ng buhay mo kung hindi ka ma-develop ayon sa gusto ng Diyos? I want to specifically give you relationships na kailangan ma-develop mo para ikaw masasabi mo, kagaya ni Paul, none of these things move me. Count I my life, dear myself, that I might finish my course with joy, may kagalakan, and the ministry. Tignan mo yung end game. Masakas sa end game. Your life with joy. Three. Matatapos mo ba yan? Yes, pumalpak si tatay. Si lolo, hindi naabot ang pinaka-prime niya. Ibaki. Iba ka. So you need to encourage to have the right relationships, okay? Para ikaw ay maging kung ano ang gusto ng Diyos sa iyo.
We need models. We need mentors. We need partners. We need friends. If you don't get anything else that I say, get this message in a sentence. Sabihin mo to, ha? The quality of my life, say it, personal, will be determined by the relationship that I choose to develop. Hindi ka pwedeng maging magaling mag-isa. Hindi ka pwedeng maging maayos mag-isa. You need a model that will inspire you, a mentor that will coach you, a partner that will assist you, and a friend that will correct you if you're wrong. Pag yung kaibigan mo, mali na ugali mo, mali na ang pagtrato mo sa magulang, mali na ang proseso ay, pinababayaan ka, change your friends. That's wrong. Okay? The quality of my life, yung kalidad ng buhay ko ay madedetermina ng klase ng relasyon na pipiliin ko. Kanya nga ako'y natatakot. Natatakot ako talaga. Okay? Imagine ha, tinanong sa PBB, tama? Naalala nyo? Tinanong sa PBB, sino yung tatlong pare na ginarote nung panahon ni Rizal? Okay? Binanggit ang mga pangalan. Binanggit ang mga pangalan, mga kapatid. Ha? Sabi nung isa, Marjo? Hindi, Majoha! Gumbursa yun eh. Tinanong sila, sino si Chodora Aquino? Sinagot nung isa, si Ninoy Aquino! Ano ang palayaw ni Jose Rizal? J. Rizal! Pag tinignan mo, mga gwapo, magaganda, nasa premyado at mga private school, kanya lang tanga. Is that what you want? Maging influencer, mali. Majoha. Yung kalidad ng tinatawag na edukasyon, bumaba na. Paano pag yan ang maging senador? Paano pag kaya na naging pangulo? Yan ang naging engineer ng building mo, mag-iba yan. You know what I'm saying? Walang substance. Walang content. Tama? Walang content. Ang gusto lang, mag-viral. Ang gusto lang, makilala. Ang gusto lang, right? Pero walang content. Walang substance. Is that the way your life wants to live? Ano ba yan? Tama? Pag tinignan mo sila, oh, magaling siguro to, tangot ang ilong eh. Kung ganda ng buhok, magagaling to, tsaka kasi Inglesera pa. Paano pag yan na namumuno sa ating bayan? Paano pag kaya na ang namumuno sa ating husgado? Paano pag yan na namumuno sa ating tinatawag na Philippine National Police? Paano pagkaya na ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas? Anong klaseng bansa meron tayo? So we need to better choose the people that will be close to you. Okay? We need to have a model that will inspire you, a mentor that will coach you, a partner that will assist you, and a friend that will stick with you and correct you if you're wrong. Okay? So the relationship that I need, ito yung mga kailangan ko. Ito yung mga kailangan mo. Okay? Unang-una, I need models that inspire me. I ask you, sino nag-inspire sa'yo bilang estudyante? Sino nag-inspire sa'yo bilang nanay? Sino nag-inspire sa'yo bilang tatay? Sino nag-inspire sa'yo bilang kuya? Bilang ate? Bilang manggagawa? Bilang isang lumalaki sa pananampalataya? Do you have model that inspire you? Okay? Definitely, the best model that we have is Jesus Christ. Tama? Kanya lang si Kristo. Perfect. Hindi tayo. Ano sabi ng John 13:15? Kayo'y binigyan ko ng isang halimbawa na kailangan niyong gawin kung paano ginawa ko sa inyo. Tingnan mo ha?
Ako'y nagbigay ng halimbawa. The Lord never failed to give us an example. And He's a perfect example. Listen, Jesus is the ultimate model for life. Siya yung pinaka-ultimate, okay? But He is perfect and I am not. Mahirap sundin yan. Kailangan natin ng human models. Kailangan ko ng human model. Kailangan mo ng human model na makikita mo, na hawakan mo, at nakita mo nag-struggle. Nakita mo siya nadapa. Nakita mo siya pumalpak, pero tumayo. Naalala niyo, sabi ng Panginoon, the steps of the good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Though he fall, bumagsak, he is not utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. The just man falleth 7 times, and he riseth up again. Hindi pinag-uusapan yung perfect, yung, no. Yung bang meron kang model, nakita mo, nag-i-struggle to sa kanyang relationship sa asawa niya. Pero ba't sila pa rin? Nag-i-struggle to sa pag-aaral niya. Pero ba't nakapasa? Nag-i-struggle to sa trabaho niya. Pero ba't na-promote? Kailangan ko yan. Kasi pag nakita mong may pinagdaanan siya, pero ang issue sa buhay, and yet, he was able to become the best version of himself, ay, jackpot tayo dyan. Kanya, tinawag ko si Mark, tinawag ko si Hamid, tinawag ko din eh, pinag-intay ko dito si Radyo, kasi bakit? Sila'y may mga issue sa family. Meron silang issue eh. Ano sabi ni Paul sa Philippians 3:17? Naintindihan ni Paul to eh. Ano sabi ni Paul? Mga kapatid, kayo'y makipagkaisang tumulad sa akin. Tignan mo ha, tularan niyo ako at inyong markahan yung nagsisilakad kung paanong sila'y naging maliging halimbawa para sa atin. Can you just imagine? Pwede bang sabihin, Ringo, dine kay Wayne, kopyahin mo ako. Pwede bang sabihin, Eugene, pwede bang sabihin dito kay Sebedi, Kenny Lagire, ako kopyahin mo, titinu ka. Pwede bang sabihin sa iyo, J-Pox, sasabihin mo kay Liam, ako kopyahin mo, gaganda buhay mo. Meljun, kung meron bang kukuha ng pattern at ikaw ang kinuhang pattern, saan pupulutin yung gagaya at kukopya sa iyo? Katatagan, katibayan, o pagkagahaman at pagkawasak? Ano? Somebody is following our footsteps. Somebody is imitating us. Somebody is being inspired by what you're doing. You know what Paul says? Pattern your life after mine. Pwede ko bang sabihin ito sa iyo? Kopyahin mo ako. Kayahin mo ako. Pwede ba? Nakakatakot ito eh. Zia, pag meron bang lumapit sa iyo at gagawin pattern ng buhay mo, magiging matatag o mahina? Joanne, what would happen to the people that are close to you by proximity? Moses, ano mangyayari sa lalapit sa iyo? Can you say, pattern your life after mine? Saan mo sila dadalhin? Fidel, pag meron bang pumili ng klase ng buhay na meron ka, will that person be blessed? Makuha ba niya yung intensity ng prayer life mo? Na ikaw ay bumiyahi pa para puntahan mo lang si Daddy Jay para makiramay? Dahil naging bahagi siya ng buhay mo? Ilan sa inyo ang gumawa ng cross stitch nang wala kang pattern? Pwede ba yon? Pwede! Kanya lang, walang direksyon. Tama? Pero pag may pattern, madaling gumawa ng cross stitch. Abay, kahit ano pang gawin mo dyan. When you use a pattern, it's faster, it is easier, and you will make fewer mistakes. Nung binigyan ako ni Joanne ng picture, kinuha niya yung picture ko, nilagyan niya ng mga beads, tama? Pero may mukha ko ginawang, nilagyan niya, pero nung tinitingnan ko,
parang picture pa rin. Sabi ko, nahirapan kaya si Joe Andini pagka yung ilong ko, yung mata ko, yung kilay ko, yung buhok ko. Pattern! We always learn quicker and we always learn better by models. Tanong ko sa iyo, are you too proud to admit I need models? Sino ang nag-inspire sa iyo na maging mainam at maging magaling? Sino nag-inspire sa iyo mag-pray, maging matatag, maging matibay? Na kagaya ni Paul, sasabihin mo, none of these things move me, but I will finish my course with joy. It's human nature to learn by imitation. Alam ni Paul ito. Sabi niya sa 1 Thessalonians 1:7, kayo'y naging uliran sa lahat ng mananampalataya sa Macedonia. Teke, kayo'y naging example. Kayo'y naging model ng mga tao. Kausap niya yung mga Thessalonians, yung mga nasa Thessalonian. Kayo'y naging ehemplo. Ano sabi ni Paul? You became an imitators of us and of the Lord. At kayo ngayon ay model na. Ginagaya nyo kami dati, ngayon ikaw na ang ginagaya. Rhoda, joy. Didit, pag may nag-imitate sa inyo, Ate Emmy, yen, mapapahamak, tatatag, titibay. Pag may gumaya ng pagtrato mo, Weng Hipolito, klaridad. Sa lahat ng bagay, yung bang taong madidikit sa iyo, yung bang taong magiging close by proximity, will he learn to love God and to love the family or what? Sabi ni Paul, this is how it works. Sabi ni Paul, I modeled for you. You imitated me in the Christian life. At now, pinapasa mo to sa iba. At ikaw naman, naging model sa ibang tao, sa ibang mananampalataya. Tanong ko sa iyo, ikaw ba'y natuto sa ibang tao? Kinopya mo ba sila? Pinapasa mo ba? Mark Rex, Manny James, okay? Martina, pwede ka bang maging magandang pattern? Dante, pag ikaw ba pattern? Arman, Rene, anong klaseng produkto meron tayo? Madalas sabihin ni Pastor Fajardo noon, kung ang lahat ng member dito ay kagaya mo, anong klaseng simbahan mayroon tayo? Prayerful, giver, mareklamo, iyakin, duwag, what? Sabi ni Paul, I model for you. You imitated me. Sabi niya sa Thessalonians, ngayon kayo na ginagaya. Kayo na ginagaya. As baby, growing up, you learn everything by imitation. Everything. Everything you learn as a baby, you learn by modeling. Nakita mo si nanay ganyan, nakita mo si tatay ganyan. Somebody molded something. They did, then you did it. That's how you learn to talk. Naalala nyo, pag kinukwento ko lagi, nung si Aldrich ay nagbibilang, sabi nung tatay niya, okay Aldrich, mag-count tayo ha? Count sila, 1, sabi ni Aldrich, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Aldrich, 7, 7. No. Aldrich, 7, 7. 8, 19. Di maintindihan ni Bonnie tsaka ni Erlyn. Dumating si Ate Loleng. O Aldrich, bilang tayo. Sabi ni Lola, ni Ate Loleng, okay, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Sabi ni Ate Loleng, 7, 7, 8, 9, 10. Yung Lola pala! E di nasolve ang problema! Nakilola Loling pala! Ang tanong ko sa iyo, ito, pag tayo ba'y kinopya, pag tayong naging model, what kind of life they will have?
Pwede bang sabihin, none of these things move me? Eh, ikaw ay bumibigay? Ikaw ay bumabakla? Ikaw ay nagpapatianod? Ikaw ay madaling maapektuhan? Anong goal? That I might finish my course with joy. Matatapos mo ba yung takbuhin mo ng may kagalakan? At yung ministry na ibibigay sa iyo, magiging maganda ba? Okay? Ang problema lang ganire. As a child, we don't get to choose our model. Ang pinakamalapit sa iba, proximity. Wala kang choice eh. Tama? Yun ang nana, yun ang tata, yun ang lolo, yun ang tita, yun ang... You tend to imitate whoever is close to you in proximity. Makukopya mo yan. Okay? Okay, pagka maganda yung model sa bahay. Okay, kapag yung tatay nagpipray, eh hindi lahat ng tatay nagpipray. Okay, kapag yung nanay ay submissive, eh hindi lahat ng nanay submissive. Minsan sa church mabait, sa bahay, ay parang demonita yan. Oo, lumalabas ang tunay na, asa na naman yung pagkain natin dito? Binigyan tayo, bakit? Kinuha na anak mo? Ay, nako, gera patani yan. If you have good models, praise God for that. Meron kang healthy self-esteem. You feel good about yourself. You grew up with a strong value. Pero kung ang nanay mo, workaholic, will you grow up workaholic? Where perhaps you will grow up in a family na yung anger nilalabas ng kahit nasaan. In an inappropriate way. Mura dito, mura doon, dabugan, bagsakan ng pinto, layasan. Anong gagawin mo ngayon? You will imitate that. Bakit? Ito nakita ko sa tatay ko eh. Ito nakita ko sa nanay ko. Ganito yung tamang pagsagot. Ganyan nga niya sagutin ng nanay niya eh. Okay? Perhaps you grew up in a negative environment. So you will tend to be negative. Pag ang nanay masyadong pakialamera, hindi alam ang posisyon sa Biblia, nangingialam, ikikriticize yung tatay, yung nana, yung pinakasawa niya, yung bana niya, nang maigi, ay tapos ka. Meron niya ako na kasama, natakot ako, naawa ako doon sa pastor. Sabi nung asawa niya, alam niyo ho, ako ho, napakinggan ko si pastor sa ako, talaga ako'y na-bless sa kanya. Eh kung sa asawa ko matututo, hindi ako matututo ng giving dito. Abay, kung hiyain ng asawa niya, yung asawa naman nakaganon lang. Sabi ko sa kanya, huwag mong gaganon yung asawa mo. Hindi magandang pakinggan yan. Kanya yung bata, ang tendency, imbis na maging close, lumalayo. Hindi ka ba nagtataka bakit malayo ang damdamin ng anak mo sa iyo? Kasi wala kang binubulgar kung di mali. Puro sama ng loob, puro hinagpis, puro kamalian ng iba. Is that the way you want your son and your daughter to live? Yan ba yung gusto mong kalakihan ng anak mo, ng apo mo? Yung negative things? Kanya ang number one ng goal mo ng anak mo, paglaki ko, hindi ako titira sa bahay namin, hindi ako babalik, ayaw ko dyan kasi ito yung nanay at ang tatay ko. Kasi mali. Lahat na lang, siya lagi ang tama. You grew up with a negative situation, you will tend to be negative. Kanya nga, kailangan mo ng tulong. Ako'y nagpapasalamat may church na ganire. Hindi ganito kaganda yung church doon. Hindi ganito yung ganda yung facilities. Garahe lang kami. Pero lahat ng tinuturo ni Pastor nasa Bible eh. So, pinalakas ka. In fact, si Pastor Fajardo hindi nagtuturo sa family yan kasi ang forte niya, doktrina, lahat. Magaling yun sa doktrina. So, ang ginawa ko, hinalungkat ko yung Bible. Ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa tatay? Ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa pagiging ama? Ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa pagiging asawa? May tinignan ko. Kanya yung nakita ko sa Bible, dahil na-inspired ako, sabi ni Pastor, magbasa ka ng Bible. Di ba nagbasa ako ng Bible? Eh di kinapit ko. Ang iba naman sa inyo, you grew up with a successful model in lives. Pero you grew up with scars. May pilat ka eh.
Meron kang hidden wounds. Meron kang mga sama ng loob. Unresolved issues na lumalaki ka. Bakit si kuya lagi? Ba't si ate lagi? Bakit siya? Ba't kinukumpara ko sa iba? Honestly, lahat tayo, we don't have perfect models. So we tend to pick up imperfections. Ang nakuha mo yung pangit na ugali, ang nakuha mo yung pagmumura, ang nakuha mo yung maling salita. But the good news is this. Are you saved? Are you saved? Are you going to heaven? You can change your model. Yun na kinalakihan mo, yun pa rin ang gagawin mo, tanga lang. Alam mo, bobo, pwede matuto eh. Turuan mo. Pero yung tanga, lifestyle yan eh. Pag sinabing tanga ka, oh, kahirap nun. Sabihin lang mo, bobo ako. Ibig sabihin, matututo ako. Pero pag tanga, lifestyle yun eh. Paulit-ulit. Sabi ng isa, ayoko na tayo, hiwalay na tayo. Puro pangako. Pinapangako ko sa'yo, hindi na ako mangako. Promise, hindi na ako mangangako. I promise you, hindi na ako mangangako talaga. Eh, yun nga yun eh! Adult ka na, open-minded ka na, you can choose what you're going to model your life after. Idadisek mo na yan. Pag ito sinamahan ko, ano mangyari sa akin? Pag ito sinamahan ko, ano mangyari sa akin? Pag ito tinmarmerkado, ano mangyari sa akin? That's the reason why in 1996, I asked myself, pag ito, dinikitan ko, soul winner. Pero hanggang doon na siya eh. Lahat ng ministry nakaas sa Amerika. Pag ito naman, mission to. Pero sa Amerika din eh. Pag ito naman, ito. So inisa-isa ko lahat yan. Nakita ko. Ito gagawin ko. Kukunin ko din eh. Lahat sila model ko sa uncertain issues. Pero ito gagawin ko. Kanya marami ako naging tatay-tatayan. Kinuha ko yung kagalingan. You can repattern. You can reprogram. You can reparent yourself. May books, may Bible studies, may biographies, may tapes, may podcast, may seminar, may conferences, may personal contact with good models in your life. In fact, when I want to learn some doctrines, sasabihin ko, pwede ho ba tayong mag-lunch? Ako ho sagot. Sagot ko po, ako ho magtatanong. May tatanong lang po ako sa inyo. Eh saan? Kailan? Ganito pong araw, kung kailan po kayo libre. Lunch, ako lang po magbabayad. Marami lang po ako itatanong. Bakit? I need to learn. I need to become equipped. Kasi hindi ganito ang gusto ko. Dinatnan ko to wasak. Limited. Garahe. Eh sabi ko, iyo ko naman nun. Sabihin ko, ang Diyos ay makapangirihan tapos limited. Sasabihin ko, ganire, meron pang ilangan. I've got to take time. Sino ang dapat na maging model ng buhay ko? Kung ikaw ay isang entrepreneur, sino ang model mo? Kung ikaw ay isang guro, sino ang model mo? Kung ikaw ay estudyante ng isang engineering sa department, sino ang model mo? Who are your model? Have you identified them? The problem today, sa society natin, we don't know the difference between celebrities and heroes. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung sinong kokopyahin mo. Hindi mo alam kung sino ang lalapitan mo. Hindi mo alam sinong kokopyahin mo. You know what I'm saying? May skills, wala namang attitude. Wala namang character. Ang susundan mo, yung mayaman, yung tanyag, yung sikat. Brand influencer, YouTube stars, TikTok influencer. Maraming personalities kang makikita. Alam na yung tricks, alam na yung tips. Alam na gamitin yung platform algorithm para mag-increase yung following nila at audience.
But are they worth imitating too? Are they worth imitating too? Meron bang magandang makukopya sa kanila? Pwede kang maging celebrity, mag-viral by doing something stupid, something nasty, something wicked, umasti sa YouTube, sa TikTok. Pwede mong gawin yan. Pwede kang maging instant celebrity. Pero hindi ibig sabihin ikaw ay model. Okay? A hero is not somebody who's just famous. A hero is somebody worth emulating and worth imitating. Josie, pag may napadikit sa iyo, matutuwa ba siya o maghihinagpis? Tako po. Kung alam ko lang. You need to find a model for your life. Eh, pastor, ako'y 30 years old na, ako'y 40 years na, ako'y 50, ako'y 60 na. Kahit ano pang edad mo, you still need a model. Or through life, you're going to need someone to inspire you. I always on the lookout. Tinitignan ko mga tao pag kilos. Hinahanap ko kung ano pwedeng mag-inspire sa akin. Ako'y natutuwa, nakikita ko sila. That's the one of the benefits of having a model. You know what model can do? They will show you that it can be done. Pag may model ka, it will blow all the excuses and it will tear down barriers. Kanya nga sabi nila, inagawa nga ng Pasay, pwede natin gawin yan. Nagawa nga nila. Maghanap ka ng church camp. Hindi magsasubmit yung matatanda doon sa mga bata. Itayo nga din eh. Yung mga edition leaders natin, Dine, sa harapan. Lahat ng edition leaders, Dine, Aldrich, Dilo, sino pa? Joshua, Paulo, sino pa? Si? Brin, halika yun, Dine. Dine. Oh. Asan yung iba? O, oh, Jamar. O, oh, Dilo. Tayo, dito. Nasaan si Paulo? Natutulog. Okay. Sino mga member mo? Sabi mo dyan. Anong edition ka? Wednesday. Sino mga member mo? Si Sir Bon, si Sir Mark, si Sir Dante, si Ate Weng, Nanay Delia, si Ate Harriet, si Ate Kari, si Kuya Dino po, si Altea, si Shaina, si Ate Mariel. Tetino, ha? Ang mga member niya sa Wednesday, okay? Ibig matatanda pa sa kanya eh. Tama? Oh. Ikaw, Brin, sino yung mga ano mo? Mga member mo? Si Sir Jeff. Sir Jabez. Jabez. Si Ma'am Didit. Si Ma'am Ruby. Ruby. Oh, mabibigat yan. Tapos may mga maliliit, sina Rintang, sina Isaiah, sina Ma'am Rymel. Oh. Tapos si Rose, John Paul. Oh, sige. Okay. Ikaw, Aldrich. Sino-sino mga member mo? Si Sir Fidel po, Preacher Fidel. Victor. Ko. Doc Jen. Doc Jen. Ako, tigas ulo nun. Mahirap yun, mahirap. Sina Ma'am Grace po, Ma'am Grace. Oh. Si... ikaw, Jaymar. Sino mga, ano mo? Ikaw ay na-hospital pa. Okay, sino-sino mga nandun sa district mo? Si Preacher Raju. Raju. Si Doc Henry. Doc Henry. Sir Sofio. Sofio. Saka si Sir Ronald Sakilayan. Ronald. Oh. At si Preacher Ed. Oh, si Ed. At sa babae na po si Ma'am Ferry. Ferry. Oh. Ma'am Ferry. Saka si Ma'am Joy Delgado. Okay. Si... Okay. Oh, ikaw, Paulo. Sino-sino? Yan, baba mo. Sino-sino? Yan, si Kuya Hamed, kay Coach Arman, si Eugene, Tortur, sila Doc Joven, Doc Joven, sila Mark Rex, kay Louie. Sa babae naman po sila, Atinelia, si
Okay, tingnan niyo ha. Pag tinig niyo sila, tingnan niyo sila ha. Do they have the leadership material? Physically speaking, di ba? Wala naman, di ba? Pero mga member nila, mga doktor, mga engineer, mga, tama? Pero bakit sa church natin nagsasubmit ito mga ito? Dahil sinasabi natin lagi, pag pumunta ka sa simbahan, hindi ka general, hindi ka engineer, hindi ka manager, member tayong lahat. At kung sino ang ilagay ni pastor, alter ego niya yan. Do you understand what I'm saying? Hindi ka pupunta dito, ba't yan ito, trata mo sa akin? Eh ako'y mayaman, ako'y... No! Why? Anak tayo lahat ng Diyos. Lahat sila, lahat ng mga member nila nag-contribute, tumulong para maging maganda. Di ba? Oh, gumanda yung kalang distrito, yung kalang edition, nag-awitan, nag-perform, may yell, lahat. Tama? Eh pwedeng sabihin itong mga to, naku, parang mahirap yata, pasunurin itong si Doc Joven, itong si Hamid, parang ganito gagawin yan, parang, pwedeng sabihin nila yun eh. But they learn. Alam mo kung bakit? Ha? Ginawa natin eh. Many years ago, 80s, sabi nung isang doktor natin, si Dr. Raquenio, wala na naman siya, nasa langit na. Ano ba tong cup na ito? Mga young people? Eh bakit to? Eh ba't puro young people nasa harapan? Sabi ko, nasan ka? Nasan ka nung nagmi-meeting kami? Nasan ka nung nagpa-plano kami? Nasan ka? Hindi ka naman available eh. Oh, ngayon magre-reklama ko pag kayang people na namumuno. Mali, oh, mali. Dapat nandito ka, nagpa-participate ka. Ito ginagawa mo. Sabi ko, Pastor, trust me, I will run the camp and we will break the barrier. We will destroy all the excuses and we will set something that it can be done. Kanya ngayon, kahit sinong tumayo dyan, hindi magiging issue. Magtutulong-tulong, magsasama-sama, tay, ako ho'y nagpipreach laang. Tay, nagpipreach lang po ako. Apo po, tatawagan ko na lang po kayo, tay, ha? Apo, tay, nagpipreach lang po ako, tay. Apo, tay Eric, po, opo. Magdadala po ako, magdadala po ako. Magdadala po ako. Opo, 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 ha? Magdadala po ako. Tay, tawag po ako. Nagpipreach lang po ako, tay, ha? Opo, opo. Sige po, tay, ha? Thank you, tay, ha? Magdadagdag po ako, magdadagdag po ako, ha? Magdadagdag po ako, tay, ha? Thank you po, tay, thank you. Tawag ako sa inyo mamaya, tay. Tawag ako sa inyo, ha? Thank you po. Opo, 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 opo. Pasensya na ho kayo. Si Pastor Fajardo ang tumawag. Pagka siya, tsaka si Pastor Benny, at si Pastor Gisalva, I have to answer that. Please pardon me, okay? Pag iba, I'll call you later. Itong tatlo. Kasi hindi ko pwedeng i-turn down itong mga ito. Kasi sila yung aking mga models. Sila yung aking hinahangaan. Sila yung tumulong sa akin para ako'y maging genere. Sa doktrina, sa pangangaral, sa pagmamanage, sa pamumuno. Sila. Sila. Okay? And I'm so thankful for that. Okay? Itong mga ito, ako'y nagpapasalamat. Di ba? Oh. Naalala ninyo, ilang araw si Jaymar sa ospital? Di ba? Pero tanong, napabayaan ba yung kanilang edition? Ano bang edition siya? Sino bang nanalo sa kantahan? Sino nanalo sa best per hour? Bakit? Sabi nila, alang-alang sa mamamatay nating leader. Eh nabuhay! Nabuhay kanya! Galingan natin! Para ipakita natin sa kanya na maganda yung kanyang leadership. Oh, kanya na galingan. Kanya ang gawin nyo sa susunod, magsakit din kayo. Now, kidding aside, kasi sa church natin, pinakita natin, alisin ang lahat ng excuses.
Pinakita natin, basagin natin yung lahat ng barrier. Pinakita natin, pwedeng gawin. Pwedeng mangyari. Thank you. Please be seated. Sabi ng mga tao, imposible sa isang tao ang tumakbo ng matulin under a 4-minute mile. Yung 4 na minuto, 1 milya, hindi kaya. Hindi kaya ng katawan ng tao. We are not made to run fast. Nobody will ever do that until one day Roger Bannister ran in a mile under 4 minutes. All of a sudden, the barrier was broken. He showed it can be done. Inalis ang excuses. Within a year, 12 tao ang gumagawa ng matuling pagtakbo, wala pang 4 na minuto. Ngayon, makikita mo mga tao, mas mabibilis, lalo na taga-Pasay, ang tutulin pag tumatakbo kasi ng snatch. Malalaman mo pag nasa Pasay ka na, labas mo hindi mo kayang habulin yan, ang tutulin yan. You know what? Models can show it can be done. Kanya ang tanong ko sa iyo, sino ang model mo as a parent? Sino ang model mo as a father or a mom? Sino ang model mo as a successful doctor, as a successful engineer, as a successful anak? Sino ang model mo? Pinapakita ba sa iyo na kayang mangyari yan? Kung yung model mo, nalilimitahan ka, palitan mo ang model mo. Kung ginagawa ka niyan na dependent sa iyo, ginawa kang saklay, mali. Nali. I made my team so strong that you don't even know who the leader is. I don't create followers. I create another leader. I don't want followers. I want another person that will become a barrier breaker, that will become a model and inspiring person na pwedeng gawin yung hindi pwedeng gawin. I will not allow anybody na kukopyahin mo ako at papantayin mo lang ako. Dapat lagpasan mo ako. And I'm thankful that my sons are much better than me. And my grandson is much, much better than us. Iba! Nakita mo, Joy, kinerga ni Ems, si Alexa? Abay, sabi ni Bron, Ate Violin, umiiyak! Sabi ko, gayun ko kaya sa akin, kinerga ko si Alexa. Sabi ni Bron, Sabi ko, bata pa lang, siloso na. Hindi ka dapat ganyan. Dapat, sabi ko siya, protector ka ni Alexa. Okay? Dapat ikaw ang kuya ni Alexa. Ikaw naga, hindi ka maiingit. So nakita ko yung tendency ni Bron. Pag may karga akong iba, nagsiselos. So yun ang aking babaliin sa kanya. Na hindi porket may karga akong iba, palagay ko kay Kanalita nagkuha yung kay Sol. Oo. Sabi ni Sol, Bron, pag nakita mong si Lolo Joey mo, ha, may kargang iba, magagalit ka, ha? Hmm. Ay, palagay ko, hindi naman si Sol. Baka yung J-Lord. Baka yung J-Lord. Palagay ko, tinitingnan ko. Oo. Now, kidding aside, will you show that it can be broken? Ako ho ang unang-unang graduate sa family namin sa college. Sa mother side. Ako ang unang-unang nakaalis at nakapunta sa iba't ibang bansa sa family namin. Sabi ko noon, nung ako'y bata pa, ako'y nakikinig, sabi ko, nakababakto ba ko kaya si Pastor Gisalba sa preaching?
makakasama ko kaya at makakabakto ba ko kaya, Pastor Benny? Yung magagaling, yung akin binabasa lamang sa Sword of the Lord, na si Pastor Dr. David Wood, makikita ko ba to? Abay mga kapatid, hindi ko lang nakasama, naging kapartner ko pa. Pangarap ko lang yun eh. Desire lang eh. Ngayon, partner kami. Pag sinasabi ni Dr. David Wood, I'm sorry, Brian Treadway, you'll always be my second best. Why is that? Joey is my first best. Joey does not want to leave his family, his church, his country. He should be the one leading the David Wood ministry. Imagine, Pilipino ang gusto niyang maging leader ng David Wood ministry. May bahay na kami. Meron na kaming ministry. Naroon na. Okay? I turn it down. Why? Manila. I keep coming back to Manila. There's no place like Manila. I'm not for that. But I told him, I will work with you. Tayo lang ho ang gumawa ng soul winning application din eh. At si Ed ang gumawa, anak ng pastor. Okay? Tuwan-tuwa si David Wood. Hindi kayang gawin ng Amerika, pero kayang gawin ng tao, ng Pilipino. Bakit? We showed it can be done. Kanya nung nag-meeting kami, ando sa Georgia. Sabi niya, Joey, I want you to talk to this man. Who's he? A businessman. Okay? What do you want? I want him to support our ministry. Okay. Give me 10 minutes. I'll talk to the person. Hi. I'm Joey Sauco from the Philippines, and I would like you to know that we are in the David Wood ministry, and this is our job. There are a lot of Mexicans that are influxing the American system, and they're not loyal to America. They will just insist on and practice the Mexican way. They will not know the Star-Spangled Banner. They will not know how to be loyal to the flag. That's why here is James Adams. He will be the missionary that we have that will reach this Mexican, and he will teach them the biblical values of the Word of God. If you are interested, we would like you to be partners with us. And the model, and David Wood Ministries will be a model that will inspire others, a mentor that will coach them, and a partner that will assist. And this is what I'm saying. Itong tinuturo sa'yo, ito yung ginawa nila. Nagustuhan nila itong sinasabi ko sa inyo. Sabi ni David, I have never heard that statement. Ito yung gagawin natin. Itong tinuturo ko sa inyo, sinabi ko sa kanila to. We need a model that will inspire us, a mentor that will coach us, a partner that will assist, and a friend that will stick with us. And they love it. Sabi nila, why don't we ask Joey to stay? I said, no. Oh, no. Oh, no, no, no. I turned it down. You know why? I am not for that. Tutulungan kita, then pag nakuha mo na yan, I'm out. Tuloy nyo na yan. Brian Treadway is doing good. And they asked me to go with them in India, to go with them in Nicaragua, in Cuba, to train people. I said, if my schedule allows me. Will you be worth imitating? Will you be a good model? You need models that will inspire you. Models that will serve as an inspiration to you. Tanong ko nga sa iyo, who are your models? The quickest way to achieve your goal in life and your life mission, ano sabi ni Paul? That I might finish my course with joy and the ministry is to find somebody na nandoon na where you want to be and then copy their principle, not their personality. Ang kinopya mo yung personality eh. Pag kumakain ka ba ng isda, anong kinakain mo? Tinek o laman? Copy the principles, not personality. Kunin mo yung prinsipyo, yung galing, yung talino. Huwag mong kunin yung pag-uugali. Talent is cherished. Time is cherished.
talents cultivate, treasures is shared, trust is appreciated, and truth is upholded. Yun ang hahanapin mo, yung tao na mahalaga yung oras. Pag nakakita ka ng tao, pakaang-kaang lang, ay, palitan mo yan. Oh, dami na sa'y na oras. I am a multitask person. Okay? While I'm waiting, I'm doing something. Okay? Oh, kanina, while I was waiting, pinapatulog ko si Bron, nakatulog, umupo lang ako, nagawa ko na yung devotion, pinadala ko na, inayos ko na. Okay? Yung talent ba na kukultivate? Yung blessing ba sinishare? Yung katotohanan ba na-appreciate? Yung katotohanan ba in-uphold? Yun ang dapat nating hanapin. The principles. Figure out someone. Yung basa mo, this is where I want to be spiritually. This is where I want to be relationally. This is where I want to be as an engineer, as a doctor, as a teacher, as a staff, as a father, as a mother. Ito yung gusto kong maabot. Ito, ito, ito. Find a model and say, I'd like to be that kind of person in my life. Imitate that model. Paul did that. He modeled for other people. At sabi niya ngayon, kayo naman ang magiging model sa iba. This is a biblical concept. Maghahanap ka ng nirerespeto mong napakataas na magiging model mo. You figure it out. You write it down. You're going to slow down your life mission. Pag sinabi mo, I don't have anybody that I respect that much. Isa lang yan. It's either napakataas ang standard mo o napaka-perfecto mo. Isang araw, luluhod ka. Isang araw, gugulong ka. Isang araw, lahat ng ginagawa mo, babalik sa'yo. At ang masakit niyan, pag dumating sa'yo yan, wala kang makakapitan kasi wala kang nirespeto, lahat inaway mo. Kamote ka. Yung sinasabi ko sa yung church, ay yung grupong nagkaroon ng camp at akong inupakan, sabi ng mga tao, Pastor, pagkatapos mag-preach, umalis na agad eh. Ano nangyari? Umalis na, parang big time siya eh. Ano nangyari? E di yan. Ito, kinabukasan, nag-meeting-meeting kami, nag-away-away sila. Kasi ba't daw ganito, sino nagpahintulot, hindi naman siya kasama doon, ito. Sabi ko, ano sabi ng pinaka-pinuno niya? Ito nga. Eh sabi ko, kagandahan niyan, tol. He destroyed himself. He exposed himself. I did not even lift my finger. Okay? Sabi niya, yeah. Eh di ngayon, mag-iisip. Kanya nga sabi niya, yung nag-imbita, panay ang hingi ng tawad. That's why I made a promise. Ito, tatandaan niya, ha? Hindi lahat pwedeng tumayo sa likod ng pulpitong ito. Pili lang. Kanya pagkalimawan, nakatayo ka din eh. Huwag kang magyabang. Baka hindi ka na makaulit. Privilege to. Hindi lahat pwedeng tumayo. Pili lang ang tumatayo din eh. Pili. Tinagpipray. Kanya nga pinag-uusapan natin. Okay? They don't need to be perfect for that person to be a model. There are no perfect model except Jesus. Ang kailangan lang natin gawin, take the good part of that model and don't model the bad. If you cannot learn from anybody, meron kang ego problem. Yan, sabi ko nga doon sa kausap kung tumawag sa akin, sampupulutin yung kamoting yan, eh sinira niya. May nag-text pa sa akin, Pastor, ito sinabi nung taga Coronadal. Susuporta daw siya sa peace.
magpadala ka daw, pupuntahan mo. Sabi ko, hindi, padadala ko na lang gamit kasi wala na akong oras. Are you sure PJ wants that? Yes. Okay, I'll just call him. Give me the number, I'll call him. I'll appreciate what he did. Eh sa lahat ng chat, ando doon ang pangalan niya. Kung bash niya ako, kanya lang, hindi ko papatulan. Bakit ko papatulan? Tama naman sinasabi. Bakit ko papatulan? Ako naman ang mali. Are you following me? Pag tama ang sinasabi ng tao sa iyo at kinakantsawan ka, bakit ka magagalit? Disada, inisip mo na yan, tama? Inisip mo na na pag mali ginawa ko, uupakan ako. O di para wag kang katsawan ka, gumawa na mali. Ganun lang kasimple yun. Okay? Somebody will bring up your bad past. Somebody will not be nice to see you becoming what God wants you to be. Dapat ready ka dyan. Okay? Pagka halimbawa, hindi ka nagpapamodel sa iba, wala kang hinahangaan, inside you're insecure, you're afraid, you're petrified, takot ka eh. If you cannot learn from somebody else, there is something wrong with you. Insecurity yan eh. Continuously learn. I learn from everybody. I learn from other pastors. I learn from business people. I learn from my critics. I learn much from them. You know why? I gave them the privilege to attack me. Bakit? Palpak ako eh. Pag mali ka, okay, at binrot up yung mali mo, wala kang karapatang magalit. Bakit? Ikaw ang mali eh. I learned from my enemies. Bakit? Natutunan kong huwag pumatol, huwag ka natutunan kong i-contain ang sarili ko, natutunan kong magbuntong hiningan lang. Hay buhay. I learned from unbelievers. I learned from everybody. You know why? Everybody is ignorant on different subjects. You know something I don't know. I know something you don't know. Kanya kailangan nating maghasaan. Kailangan nating mag-aralan. Kailangan nating matuto. Show me how to do it, I'm gonna do that. I'll show you how to do it, you have to do that. I am not proud. Anong sabi ulit ng 1 Peter 5:5? Likewise, you younger, submit yourself to the elder, and be clothed with humility, for God resisted the proud. He giveth grace to the humble. Verse 6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Tingnan mo ha, the Bible says, God resisted the proud. He gives grace to the humble. Baka mami yung kiniinisan mo, naging humble sa Diyos, siya tinaas. Yung hindi mo kiniinisan, ikaw na asar-nasar, ikaw ang binababa, bakit? Mayabang eh! Mayabang! Isa sa dahilan kung bakit ang church natin ay naging ganire, because we learn from others. Okay? Naalala nyo, sabi ko, oh, magbibuilding tayo, wala tayong kalaman din eh. Punta tayo, sabi ko kay Pastor Bante, Pastor, yabangan mo kami. Ay, talagang yabangan kami. Punta kami kay Pastor Laurena. Pastor Laurena, yabangan mo kami. Punta kami kay Pastor Tabanda. Pastor, yabangan mo kami. Turuan mo kami. Pastor Vallejo, the same thing. Lahat ng may building, pinuntahan namin. O gamitin natin to, ayusin natin to, ito gawin natin. Ano nangyari? Natuto tayo sa kanila. Ngayon, ano nangyari? Others are benefiting from us. There's nothing wrong with that. We need models in your life, and we need to identify them. Sinong model mo sa money management? But hanggang ngayon, kinakapos ka. Hanggang ngayon, hindi sapat, salat. Di ba dapat, by this time, sagana ka na? Kung lagi taon-taon yan ang problema mo, money management, pera, hindi mo natutunang maging maayos. Who is your model in spirituality? Sa pagbabasa ng Bible. Who is your model in prayer life?
May nagsulat sa akin, no? Pastor Joey, you're the only one best pastor for me. Thank you. May nagsulat pa rin sa akin, sabi niya, 5 years from now, Pastor, ibigay mo tong sulat na ito sa akin. Taga-Aurora siya. Sasabihin ko sa iyo kung pinagpala ako ng Diyos o hindi. Sabi ng isang pastor, teka ha, titignan ko lang. Sabi niya, Pastor, salamat po. Kasi sa buhay mo natuto kami. Nakita namin yung dapat naming ayusin. Nakita namin yung dapat naming pagandahin. At ngayon nakikinabang kami. Hindi ko naman iniintindi. Okay? Sabi ko lang sa kanya, basta ako, trabaho lang. Trabaho lang, trabaho lang. Okay? And every day I receive a message coming from different people. Different people that always message me, pastors, young Bible student, telling me, I was watching your video. Ito, sabi niya, good morning, Pastor. Isa po akong pastor dito sa Mindanao. Narinig at nakita ko po sa YouTube ang mga preacher niyo, preaching ninyo. Pwede po bang humingi ng lesson sa amin dito? Kasi may narinig kasi ako, may pinamibigay kang lesson. Pinadala mo sa Gmail na mga kasama ko. Sana bigyan mo rin po ako ng mga lesson. Isa po ako sa sumusuporta sa Peace. Nakasali po ako sa motorcade at gathering. Pastor Kalaykay. May paniniwala ako mo, pangalan pa lang Palaykay. Kalaykay, Kalaykay, Kalaykay. Okay? Narinig daw niya. Do you know these people? Do you have a list of people that inspire you? One way you might do so, tignan mo sino na yung nakarating doon sa gusto mong abutin. Find somebody na nag-survive sa state na yan at sundan mo lang yung ginawa nila. Find out the secret, that the first key. You need models that will inspire you. Kaya sabi ko nung nagbi-building, ayoko nang may poste sa gitna. Ito gagawin natin. Ito ayusin natin. Who are your models? Pangalawa, I need mentors in my life. I need mentors in my life to advise me in my life mission. Paano mo sasabihin that I might finish my course with joy? Paano mo matatapos yan? Anong sabi ng Proverbs 19:20? Makinig ka sa payo. 19:20. Tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging isang pantas sa huling wakas. Tingnan mo ha. Pag nakikinig ka, tumatanggap ka ng turo, magiging wise ka in your latter end. Ilan ng kilala nyo pagdating sa dulo nung mamamatay na palpak? Alam mo kung bakit? Walang pinakikinggan. Walang kotse. Okay? Kanya ako, nakikinig sa payo. Ako'y tumatanggap ng turo. Bakit? I want to be wise in the latter end. Anong sabi ng Proverbs 15:22? Pag walang payo, okay? Nagugulo ang panukala. Ngunit sa dami ng nagpapayo, ang mga bagay ay natatatag. Tignan mo ha. What is a mentor? Mentor is a personal coach. Meron ka bang coach personally? Sa pananalangin, sa pagiging tatay, sa pagiging asawa, sa pagiging ate o kuya. A mentor is a trusted counselor.
pinagkakatiwalaan mong nagpapayo sa iyo. A mentor is a trainer. Sinusumo ka, hinihinang ka, pinagagaling ka. Isipin mo, kung si Freddie Roach at si Alex Ariza ay wala sa buhay nitong si Manny Pacquiao sa boxing, mananalo ba yung 8 World Division title? Pinalabas ni Freddie Roach at ni Alex Ariza yung kagalingan na meron si Manny na nakabaon. We all need personal coaches. We all need trainers. Kailangan natin ito. Ang tawag dyan sa Bible, spiritual director. Kung pag-aaralan mo ang church history, malalaman mo na merong mga spiritual director. Ito yung mga taong magagabay. Kanya nga dapat may tatanungin ka, would you be my personal coach in my Christian life? Will you help me to get the training so that I will grow as a believer? That I will grow spiritually? Ikaw ba ang pwedeng mag-train sa akin? Kukuha ka ng coach, duwag! Kukuha ka ng coach, mareklamo! Kukuha ka ng coach, may sariling issue! Eh, paano ka magtatagumpay? How can you bring people above the cloud? If you're living under the cloud, how can you bring them to the promised land if you are living in wilderness and you're given to complaints? Yun ang mentor. What does a mentor do? Ano bang ginagawa ng isang mentor? A mentor brings out the best in you. Yan bang dinedigitan mo, gumaling ka ba? Naging mainam ka ba? Naging magaling ka bang estudyante? Naging magaling ka bang nanay? Naging magaling ka bang tatay? Naging magaling ka bang kuya? Naging magaling ka bang anak? Kung naging salbahe ka, kung naging mahina ka, palitan mo yan. Tagal mo nang nagpapakonsulta dyan, ganyan pa rin. Life is too short. Ang goal natin, so that I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord and to testify the gospel of the grace of God. And none of these things move me. None of these things move me. A mentor will keep you growing. Palalaguin ka. Hindi para maging follower, kundi maging isang matatag na mananampalataya. Okay? They will keep you with your roles. They will help you with your goals. And they will help you with your soul. Ito yung tatlong gagawin ng mentor mo. Tutulungan ka sa role mo bilang tatay, nanay, anak, empleyado, businessman. Tutulungan kang maabot mo yung goal mo at tutulungan ka sa kalor mo na hindi ka magpapatianod. Meron ka bang ganyan? Meron ka bang mentor? Okay? O kukunin mong mentor, halimbawa sa giving, eh hindi nga faithful sa tithes niya. Ano matututunan mo? Ang kagandahan sa atin mga kapatid, ako bilang pastor ninyo, sinikap kong maging magandang ehemplo sa inyo. Okay? I'm giving 60% of my offerings to God. I'm giving 6 months of my money to God. From 1991, yung 60%. From 2000, nag-6 months ako. Anong araw, anong date niyan? 2022. 22 years na, consistently. Year 2020, nagsimula akong magdagdagdag 7,000. Okay? Kanya yung binibigyan yung love offering para sa akin, ino-offering ko rin. Okay? Binabalik ko sa church, pinasasaya ko, Panginoon. And I thank God for that. The mentor will bring out the best in you. Naging matatag ka ba? Naging matibay ka ba? Eh, dati mo nang kausap yan. Kanya hanggang ngayon, ano ka? Nega. Hanggang ngayon, struggle ka. Hanggang ngayon, andyan ka pa rin. Palitan mo. Palitan. Dapat mas matatag ka na. Mas matibay ka. Mas malakas ka. Mas kapaki-pakinabang ka. I was flattered one time
Nagtapir si Pastor Benny, nakataas yung kanyang pantalon. Binababa ako ng binababa kasi nasa likod ako eh. Tay, yung pantalon mo natataas. Alam mo sabi niya, ginagaya kita magpantalon eh. Tay, Uniqlo lang ang mga pantalon ko pang araw-araw. Ikaw ay naka-eminensenya ka. Magkano yun? 250,000 yung isang terno. Pagka mahal-mahal niyan, kanya lang, yun nga lang, pangit ang pagkakadesenyo. Oh. Ngayon, pag nakita mo si Pastor Butch, naka-Uniqlo na. Pag nakita mo si Freddy De Vega, naka-Uniqlo. Sina, ano? Sabi niya, maganda pala ito. Eh, sabi ko sa inyo eh, okay? Maganda yan, mura pa. Okay? Hindi ka na magtaplansya. Basta paglaba mo, sabit mo lang, maganda na yan. At ready to go yan, mas maganda. Hmm. They love it. 2010, lahat ng kantsaw inaabot ko. Ba't ganyan ang sapatos mo? Ba't ganyan ang sintas? Ba't ganyan ang swelas? Bakit? Kasi kulay pink. Is there something wrong with this? This national statement. Ngayon, lahat sila, ganun na. Sapatos, kulay, lahat. Do you bring out the best in others? Do you help them with their goals so that you will finish your course with joy? Do you help them with your soul so that the ministry that they receive from there, matatapos nila? Do you help them with their roles? None of these things move me. Ano sabi ng Proverbs 19:20? Makinig ka sa payo. Tumanggap ka ng turo para ikaw ay maging matalino sa huling bahagi ng buhay mo. Get all the advice you can and be wise the rest of your life. Tanong ko sa iyo, in the next 10, 20 years, will you be wise in the latter end of your life? Saan pupunta yung pera mo pag hindi ka maingat? Pag wala kang coach, wala kang mentor. Okay? I will always need a coach. No matter how successful I become, I always need a coach. You see? Tumawag si Pastor Benny. Sabi niya, Joey, pumunta ka na Alcala. Tay, titignan ko muna schedule ko. Bakit? Balikan mo ako. Tay, ang pwede ko lang maibigay sa iyo, May 2. May 2. Tatindin lang sa iba, Pastor. No. I want you to be there. I want you to talk to them. Sige po, May 2. Ayusin ko. Pupuntahan ko po. Ayusin ko. Will you be tough to do a job? Will you be tough to do something that others cannot? I need a coach. I need a mentor. I need somebody that will bring out the best in me. No shortcut to success. No quick way to produce another good leader. Doc Henry, Doc Joven, Doc Maris. In medicine, doctors mentor younger doctors. Am I correct? In music, musicians mentor other musicians. Am I correct? Tanong ko sa iyo. Kinausap ko yung mga musicians natin. Sabi ko sa kanila, ayaw kong kayo lang ang makikita ko for the rest of this year. Gusto ko meron kayong ititrain. Hindi ikaw lang ang magaling tumugtog sa piano, tumugtog sa violin, tumugtog sa gitara, tumugtog sa saxophone, tumugtog sa flute. Kailangan na dadagdagan kayo at yung matitrain mo dapat lalong mas magaling sa iyo. Kasi kung hindi mo kaya yan, wala kang kwenta. Dapat nagmumultiply. Dumadami. Yung magaling sa alto, yung magaling sa tenor, yung magaling sa bass, yung magaling sa soprano,
dapat nadadagdagan. May susunod ba sa yapak mo? May gagawa ba? In military, meron tayong balikatan, tama? Tinuturuan tayo ng mga sundalong Amerikano paano lumaban. Ang ginagawa naman sundalong Pilipino, tinuturuan sila paano manghuli ng kobra. Paano muhay na simple na limitado lang ang kakayahan. Sa insurance, correct me if I'm wrong, salesmen now have program for mentoring, tama? Tinuturuan yung mga insurance seller, ito gagawin mo. Management people, sales people, all kinds of different organizations are having mentoring. Eh bakit sa pagiging tatay mo'y wala kang naiimpluensyahan? Ba't sa pagiging nanay mo'y wala kang naiimpluensyahan? Bakit sa pagiging manggagawa mo wala kang naiimpluensyahan? Again, pag nagme-mentor ka, sabi ng Bible, it is enough for a disciple to be like his Lord. It is enough for a servant to be like his master. Kung gagayahin ka, tignan mo ha, tignan nga natin yan, nasa Matthew chapter 10 yan eh, tignan natin ha. Tignan natin sa Matthew chapter 10 para makita natin yung sinasabi ko sa iyo. Ha? Para makita mo. Sabi rito ng Panginoon, teka ha, ito, chapter 10, verse number 24 and 25. Tingnan mo ha, Matthew 10. Ang disipulo'y hindi pwedeng lumagpas sa kanyang master o yung katulong o servant labal sa kanyang Lord. Verse 25. Sapat lamang sa disipulong maging kagaya, sapat lang sa isang servant ang maging kagaya ng kanyang Lord. At kung ang master ay tinawag ng Beelzebub, eh ano pa kaya itatawag sa iyo? Nakita mo yung prinsipyo? Kanya pag nagko-coach ka, nagme-mentor ka, tatapat lang sa'yo yan. Kanya kung duwag ka, hindi ka tagumpay, kawawa naman ang magme-mentor mo. Tama? Oh. Kanya kailangan galingan. Kailangan galingan. Okay? We need to be the best. We need to be the best. Kailangan gagaling mo, not for us anymore, but for these young generations. We learn best by models and mentors. Sabi ni Warren Bennis, he put it this way, you cannot put a person in a microwave and pops out a Mac leader. No, it doesn't happen like that. Leadership evolves. Lumalabas yan. Si Jack Welch, siya yung CEO ng General Electric, kanyang dinevelop yung susunod na, na leader. Kanya yung successor niya, si Jeffrey Melt, ay naging magaling. Si Socrates, kinoach niya si Plato. Si Plato, minentor si Aristotle. Si Aristotle, minentor si Alexander the Great. Si Alexander the Great, nagpakamatay nung 33 years old siya. Bakit? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Naabot ko na yung pinakarurok sa madaling dahilan. Eh, walang tinuruan eh. Si Jack Welch, tinuruan si Jack Immelt. Si Christian Dior, si Sidi, tinuruan si Yves Saint Laurent. Si Anne Klein, tinuruan si Donna Karan. Si Ralph Lauren, minentor si Vera Wang. Kanya magagaling lahat. Si Mark Speech, nagsimula siyang lumangoy at age of 6. Noong 1972, siya'y nakagawa ng world record, 7 events. Hanggang ngayon, walang makatalo. Michael Phelps, may attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. Nakita ni Bob Bowman noong 1996, sabi niya, kahit may sakit itong batang ito'y magaling, iko-coach ko siya.
tinuruan siya sa Loyola High School pool. Ginamit siyang isa sa mga dapat turuan. May ADHD. Tinuruan. 1996, in 2000, lumahok. Batang-bata, 20 years old. Nung 2012, nanalo ng 16 medals. Nung 2004, okay? Sinira niya ang record ni Mark Spitz. 2012, si Mark Spitz ay nakapag-uwi ng 15 ginto, 2 silver, 2 bronze medal. Si Chip Engeland, yung naglalaro sa Northern Cement sa panahon ng dating, sino ba yung coach ng nina Chip Engeland? Yung namatay na sa San Miguel? Tinuruan na mag-shoot si Tony Parker at si Alan Kaydick. Naging mga shooter. Si Freddie Roach, kinochan si Manny Pacquiao. Yung mga presidente, mayroon silang coaches. Do you think Michael Jordan as a coach? Yes! Sino ang coach si Pavarotti? Si L.D. Woosley, Frank Hugi, he mentored Benny Abante. Fred Nall, Dennis Ebert, mentored Eric Fajardo. Eric Fajardo, Benny Abante, David Wood, Dr. Armie DeSalva is mentoring me. You will never get to a point in your life na sasabihin mo, I have learned it all. Hindi ko na kailangan ng iba. Kaya bang mo naman? Mabuti pa, Beatles, sabi ng Beatles, when I was younger, so much younger than today, I never even added to help me anyway, but now those days are gone, and so I was self-assured. Ano sabi niya? Help me if you can, I'm feeling down. Help me. Mentors oftentimes produce prodigies who turn out to even more successful than themselves, and this makes mentors real proud. Every time I stand behind the pulpit, every time I preach, every time I have accomplishment, natuwang-tuwa si Pastor Benny, tuwang-tuwa si Pastor Fajardo, tuwang-tuwa si Dr. Armie Salva. Bakit? Tagasunod nila ako eh. A healthy mentor-mentee program brings tremendous benefits. Pareho yan. Yung mentor, yung mentee, there is challenge, responsibility, trust, reward, learning, opportunity, and fun. Habang ina-accomplish yung mga bagay na ito, yung mentor and mentee are challenged to commit those things to be achieved together. Mentor and mentee learn because the mentor passes his learning sa mentee. At that's a challenge you mentee to do so effectively. So together, the mentor and the mentee learn what works and what doesn't. Pareho silang nakikinabang. Tanong ko sa iyo, sino nagko-coach sa iyo? Ba't hanggang ngayon, lugmo ka? Hanggang ngayon, dependent ka? Hanggang ngayon, hindi ka makamove on sa past mo? It's a new day. It's a new life. And we need to reach our goal. So that I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord to testify the gospel of the grace of God. Do you have a mentor? I am a product of someone's mentoring. Why do we need mentors? Bakit kailangan natin ng mentor? Because mentors gives us perspective.
Mentors help us to see from the outside. We don't always see it. Ang tingin natin, limited focus, background, perspective. Ito kami, dito kami lumaki. We need someone to say, naisip mo ba ito? O ito? How about that? How about this? Kabayong buntis. How about that? Kabayong bundat. Proverbs 15:22, pag walang payo, nagugulo ang panukala. Sa karamihan ng nagpapayo, ang bagay ay natatatag. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Isa sa dahilan kung bakit nagiging tagumpay tayo, because I'm not real smart. I've learned to listen. Natuto kong makinig. I sat down and I discovered I have 8 different mentors in life. I have 50 advisors. I can write their names. They are my brain trust. They help me. In the multitude of counselors, there is safety. Plans fail kasi walang nagpapayo. Who's advising you? As a parent, as a pastor, as a partner in marriage, as a believer, who's advising you personally? You need a model. You need a mentor. You need a personal coach. How to benefit from a mentor? Ano kailangan mo para ikaw yung mentor? Unang-una, ask questions. Nagtatanong ko ba, paano mo ginawa to? Paano mo sinabi? Paano mo hinarap to? Okay? People has a reservoir of knowledge, has a reservoir of skills and experience, and I learned to draw it out. Paano mo hinarap to? Ganon? Okay. Proverbs 20 verse 5. Ang payo sa puso ay parang malalim na tubig. Ngunit ang isang taong mayroong pangunawa, kinakailangang igiban. Aabutin mo yan. Again, ha? Everybody has a reservoir of knowledge, skills, and experience na pwede lang i-share and a wise person will learn to draw it out. Yung pala yun, ha? Okay, God! Kanya ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, ito, tignan nyo, ha? Kung ako lamang ang pinakamalaki sa tropa namin, ako ang pinakamagaling, walang kwenta yung grupo ko. Alam mo kung bakit? I have limitations. Kailangan may mas malaki, may mas mayaman, may mas matino, may mas magaling, mayroong mas sa akin para hahatakin ako pataas at yung nasa ba, hahatakin ko. Kaya sinasabi ko lagi doon sa iba, kanya ganyan ang tropa mo kasi ikaw lang ang pinakamagaling. Ayaw mong expose ang tao mo. Kasi bakit? Insecure ka, natatakot ka na baka maging mas magaling. Imagine patatawag ka ni Pastor Abante. Sabi mo si Elena, sabi mo yung tropa mo, ando doon sila. Alam mo, sabi niya, natutuwa ako dyan kay Eric. Sa barkada kong yan. Ganito na nangyari sa New Church. Gumanda pa! Si Pastor Fajardo ay magaling. Listen to this, okay? Success without successor is a failure. Si Pastor Fajardo ay successful kasi meron siyang successor. Ako'y wala pa. Okay? Pero nakikita ko na kung paano gumaganda ang GTBA. Nakikita ko na kung paano mula Monday night, ando doon ako, Tuesday, Wednesday, wala ako, pero nagawa niyong pagandahin ng camp. Bakit? Kasi nandun yung lima. Andun kayo. Okay? And they're being coached by other people. Merong iba, naranasan ang iba na hindi ko naranasan.
Kanya ako'y lagi meron 3x5 card. Ang tanong ko lagi, questions that I ask people, how do you handle stress? Paano mo hinahandle ang stress? What have been the greatest successes in your life at ano ang dahilan bakit ka nagtagumpay? I always ask these questions. Paano ginawa yan? Ang ganun? Tapos, hindi nga. Bakit? Sinusulat ko. What were your greatest failures in life? I asked them. What would you do differently if you were doing it again? Ano yung babaguhin mo pag ginawa mo ulit ito? Tanong ulit, what kind of books are you reading? Tanong ko sa iyo, are you reading books? Sabi ni Rene, nung kami nasa camp, bit-bit niya yung bag ko eh. Sabi niya, Pastor, ang bigat. May aklat yun eh. May mga aklat doon. In my free time, I read. As I travel, I read. Bakit? It sharpens my mind. You go to my room, in my private room sa bahay, I have my own library. I spend money on books. I asked my mentor, how do you manage your time? I asked my mentors, how do you manage money? Bakit? Pagka hindi ko sila tinanong, money, 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 in a rich man's world, ubos yan. Tinatanong ko ang aking mentor, what has been the greatest lesson you have learned in life? Ano yung natutunan mo? At bakit ka natuto? At may tanong ako, what have been the greatest surprises that you have in your life? Surprise! Kanya pag ako'y may kinausap na tao, tinatanong ko yan. Ito yung nasa listahan ko. Kaya pag nakausap kita, hindi natin pag-uusapan si Andrew E., hindi natin pag-uusapan si Gabalinciano, hindi natin pag-uusapan si Mocha, o kung sino man, ang itatanong ko sa iyo, ano ang pinakamagandang maituturo mo sa akin kasi gusto kong magtagumpay? That I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord to testify the gospel of the grace of God. I need to learn. Alam kong maging tatay, hindi ko alam maging lolo. Alam kong magpalaki ng anak na lalaki. Ako'y nanganganay pa kasi nagkaroon ng babae sa bahay, ando doon na si Ems. Ando na si Raimel. Andun din si Ariana. Naidagdag si Harriet. E pag puro lalaki kasama mo, anything goes. Pag may babae, ay teka, hindi pwedeng lumabas nang wala kang shirt. I need to learn. I need mentors. Kobe, papaluin ko yung tatay mo. Pwede ka naman tumakbo nang hindi ka nasigaw. Chison, kausapin mo si Kobe. Baka mahawa si Bron. Ano kaya ang magiging itsura ko pag si Bruno ay tumatakbo? Papaluin ko si Sol. At saka si J-Lord. Kasi si J-Lord yan tiyak, si J-Lord yan. Hindi, si J-Lord ay mabuting tito kay Bron. Ask questions.
They have a reservoir of knowledge, skills, and experience. Pangatlo, accept feedback. Sina-follow up ka ba? One of my mentors has a mentor. Everything you teach, everything that you receive, there is power. I always ask my mentors, how do you stay fresh? How do you stay fresh in your teaching? How do you stay fresh in your preaching? How I want to know your secret. My mentor will always say, I don't have secrets. Successful people give off clues. Kaya babantayan mo yun. Titignan mo. Ecclesiastes 7:5. Mas maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa makinig sa awit ng mangmang. Hindi ko gusto yung ako ipupurihin lagi. Ang galing mo, talagang wala kang katulad. Ang kailangan ko, yung saway pag mali ako. Yung saway pag hindi tama ang ugali ko. Yung saway pag hindi tama ang approach ko. Kailangan ko ng saway. It's better to be criticized by a wise man than be praised by a fool. I need feedback. If I don't get feedback, I lose my life. Proverbs 25:12. Anong sabi? Kung paano ang hikaw na ginto ay kagaya kang dalisay na ginto, gayon din naman ang pantas na mananaway sa isang masunuring nakikinig. Yung mentor mo dapat willing i-correct ka. How do you find a mentor? Paano ka maghahanap ng mentor? Tatlong bagay. Someone who has the character and the value that you admire, that you want to have in life. Hindi pera. Hindi kotse. Character, competence. Sabay may character. Pangalawa, someone with the skills and experience that I want. Meron ba siyang kakayahan? Nagtagumpay ba? Again, ha? Sasapat lamang sa disipulong maging kagaya ng kanyang Panginoon, sasapat lamang sa isang servant na maging kagaya ng kanyang master. Papantay ka lang. Pangatlo, somebody I trust. If you don't trust them, you cannot learn anything from them. Sino ang mentor mo? Sino ang models mo? Paano mo sasabihin, balikan natin yung Acts 20:24. None of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Tatapusin ko yung buhay ko na may kagalakan. Katulad ng sabi, pag may counsel ka, may payo ka, it will be wise in the latter end. And the ministry which I receive. Meron kang course takbuhin, may ministry ka. Matatapos mo ba to o matitiwangwang? Kung ikaw ang aasahan ng Diyos, sa takbuhin iyan at sa ministry, matatapos ba o hindi? Tuwan-tuwa akong makita si Manny Maestrado. Sabi ko, Kuya Manny, I'm happy to see you. I hug him, pati yung kanyang asawa. Kasi kami yung nagda-drive kay Pastor Fajardo. Siya yung nagda-drive kay Pastor Benny. Kami yung nando doon. Kami yung nando doon. Kami lagi nautusan. Nakita ko siya matanda na. 70, mag-80 na eh. May tungkod na. Hirap nang lumakad. Sabi niya, ako lang ang hindi nagpastor sa mga naging driver.
Kasi ayaw ko. Natutuwa ako kay Pastor Sako kasi kilala ko yan. Mga young people pa lang yan nun. Siya nagdadrive kay Pastor. Ngayon, ang ganda na ng ministry. Ngayon, maganda na. Hindi ko maaabot ito kung wala akong model that will inspire me. Kung wala akong mentor that bring out the best in me. And I'm still learning. Andun pa rin ang mga mentors ko, andun pa rin ang mga models ko, andun pa rin sila, at tatawagan ko, at tatanong ko, how do you handle this? How do you do this? Nadagdagan pa ako ng mentor, si Ron Cook, sa Care for the Pastor. Kanya napabilis yung aking recovery. Napabilis yung aking approach. At natutunan ko, hindi sumagot, natutunan ko, natanggapin ang lahat ng pangungutya, panlilibak, nang hindi ako matataranta, masasaktan, yes, pero hindi magiging miserable. I learned that. Sabi ko, Lord, salamat po. Binigyan mo ako ng ganitong klase mga relationships. Ang tanong ko sa iyo, you're not getting younger. Will you finish your course with joy? Are you accomplishing things that God asked you and designed you to have? Meron ka bang tinuturuan? Meron ka bang ginagabayan? Okay? Tignan mo. Sabi ni Pastor Benny sa mga meeting namin, alam mo, natutuwa ako dito kay Joey. Sa ministry niya, siyang limliman ng mga anak ng pastor. And I thank God that he is doing that. Sabi ko, no, it's my life. I was trained by my pastor to take good care of the family of the pastor and the pastor himself, and it's my joy and my job to protect the family. To take good care of them, to teach them, and to see if they're okay. And I'm glad I did. With no entitlement, yun lang ho ako. Kanya nung nandoon kami sa Bohol, sabi ng mga pastor, Pastor, magkaroon tayo ng conference tungkol dyan. Ay, sige. Dadaling ko yung aking team para usapang member. Kasi walang gumagawa ng ganun eh. And we will do that. I'm willing to use the remaining days of my life in training the next generation of leaders that will not be too proud but will always have a servant's heart and will be a second man, not second in demand. May pinagalitan ako, sabi ko sa kanya, ikaw, nung bata ako, hinahangaan kita. Ngayon matanda na ako, nakita ko yung galawan mo. You are doing what is different from what you taught us when we were young. Nag-raise ka ng pera para sa bahay mo, hindi ka nag-raise ng pera para sa bahay ng pastor mo. Nag-raise ka ng pera para sa sasakyan mo, tapos yung pastor mo, kami nagbabayad ng sasakyan. Joey, simple lang ang pastor ko. Simple lang nga yan, hindi naman tanga yan eh. Si Pastor Benny, simple rin eh. Pero lahat ng klase ng gadget meron eh. Ang dami naming gastos dito. Sabi ko, Tol, hindi gastos ang pastor. Hindi gastos ang pastor. Kung tingin mo gastos ang pastor, sira ang ulo mo. Sasapakin kita. Napakabait ng pastor mo. Napakasimple ng pastor mo. Ginagawa mong tanga. Tatapatin kita. Pag hindi mo binago yung trato mo sa pastor mo, aanihin mo yan. True to what I said. He's no longer in the ministry. He's out of the ministry. He's no longer significant as he was then. Sabi ko, imagine ha. Ginawa itong conference na to dito sa lugar nyo, ni hindi mo sinabi, if you will give me something, give it to my pastor. He is my pastor and I am not the pastor here. You're grabbing everything. Now no one is sympathizing with him.
Now, no one wants to trust him anymore. Bakit? Nalasing eh. Nalasing. Kilala mo yun. Sabi ko sa kanya, hindi ganyan ang pag-aalaga sa pastor. Ito dapat. Nung nandun ako sa Aurora, tinawag ko si JK, pati si Franz. Lahat ng galing sa ministry ni Pastor Chris Pontillas, matanda kayo o bata, ito na ang senior pastor nyo, si Pastor JK Pontillas. Huwag nyo sabihin sa akin, matanda kayo at eksperisado kayo. By virtue of authority, he is now your pastor. Kung hindi nyo kayang gawin yan, get out of my face. Ito na si Franz, ang pastor sa Maranding. Siya na ang pastor dito. Hindi siya tropa nyo, hindi siya barkada nyo, hindi siya manugang, siya na ang pastor dito. And you need to give your pledge of loyalty and respect to this pastor as you have respected their father when they were the pastor here. And I'm here to protect these two. Mas malaki gawain ko sa inyo rito. Pag sama-sama nyo, mas malaki gawain ko. Nagsasubmit ako sa kanila. Kung hindi nyo kayang mag-submit, wala kayong kwenta. E di may mga na-offend sa akin. I don't care. Si JK na pastor. Si Franz na pastor. Si Jihun na pastor. Si Louie Lapisigi na pastor. Si Godwin Aguildaldo na pastor. You need to support your pastor. Si Kent na pastor. As I have pledged my loyalty to Dr. Gisalva, I am pledging my loyalty to Kent Gisalva. Pag Harriet, naging pastor ka sa church niyo. Kasi walang magpapastor sa inyo magkakapatid eh. Baka si Hamed siguro. Si Hamed ang magpapastor dyan. Kanya lang, baka hiwala yan. Masasapaking kita dyan, Harriet. Whoever the pastor is, aalagaan ko yan. Sinabi ko kay Pastor Fajardo, kay Pastor Benny, kung sino man ang ilagay niyong pastor, I will respect kahit mas matanda ako, I will submit kahit mas marami kong alam, kasi sila na ang magiging senior pastor ko. I put myself where I should be. Sabi ko, huwag kong makikita na nilalapastangan niyo si JK, tatapakan ko kayo. Huwag kong makikita na lalapastangan niyo si Fran, makakaaway niyo ako. Huwag kong makikita na may magtataas ng boses dito kay Kent Gisalva, kay Fog Apante pag siya'y naging pastor, o kay Eric o kay Mavi. They are your pastor now. Kung ayaw ninyo, isoli nyo ang inyong authority nung sinend out kayo ng church na to. Isoli nyo. But as long as I'm alive, I'll protect them. Because that is my joy, that is my course, that is my ministry. That is who I am. Now Kent is doing good. JK is doing good. Jihu is doing good. Nehemiah Banson is doing good. These pastors, young pastors, pastor's kids are doing well. James Famador is doing good. Because I told them, this is the way the Lord will bless you. At pinakita ko how I serve my pastor. Pinakita ko how
I treat my pastor well. Hindi kabigatan si pastor sa akin. Sabi ko lang nga sa kanya, Tay, ipagpaumunhin nyo, April 28 ako'y wala. Ako'y nasa Baroy. Sa Baroy at sa Maranding. Pero pupunta yung mga men. Magbibigay kami ng 50,000 para sa iyo sa birthday celebration mo. Marahil nandun yung, wala pala si Ellen. Okay? Kami magse-celebrate sa inyo. We just want to love you. I bought him a pair of shoes worth 47,000 coming from my own funds. Wala akong hiningi sa inyo, Lisa, right? I gave it to him. Pagdating sa regalo ko kay Pastor, personal yun. Sabi ko, Tay, para sa iyo ito. I want you to enjoy it. Kasi hindi kita makikita, ako'y mawawala, binigay ko na ng mas maaga para ma-enjoy mo. Kasi bakit? Hindi siya gastos sa akin. When did I learn that? I learned it through experience. I learned because I have a model that inspires me. I have a mentor that coached me, and I learned. And I thank God, natutunan ko yun. Hindi uso yan. Lumaki ko sa ministry na minumura mga pastor. Inaawa yung mga pastor. Kinukwestiyon ng mga pastor. Si Wen Ceciliano, dinimanda, hinabol, nilagyan ng whole departure order. Hindi makalis. Parang isang kuto na nagtatago. Is that the way you treat a senior pastor? We change it. We showed it can be done. Kaya kung hindi mo kayang gawin yan, maghanap ka ng simbahan na pwede mong lapastangan ng pastor. Not here. Not here. Dito, walang maliit o malaking pastor. Lahat ng pastor dapat irespeto. Okay? Dapat minamahal. Okay? Dapat pinakikisamahan. Nagkaroon tayo ng bisita rito. Nasa camp tayo. Sabi ko kay Bernie, may darating. Anong darating, kuya? Amerikano. Naku po, mauubos ang English ko rito. Mag-aral ka mag-English. Alagaan mo. Nawawala yung bagahe. Yung pala, hindi lang siya. Sabi ko, are you okay? Yes. Somebody will attend to you, somebody will give you. Ito ay Amerikanong pupunta sa may bandang San Basi Silvino. Basta Misamis Occidental. Miss Oak. Doon pupunta. Sabi ko, anong sasakyan papuntang airport? Magagrab daw. Wag! Dante, tawagan mo si Wilson. Wala silang sasakyan. E di mag-grab sila. Asama siya. Wilson, gusto kong ihatid mo to kasi pinagkatiwala to ni Pastor Silvino Sobrabas at ni Nancy. Gumising si Wilson, alas 3 ng madaling araw ang flight. So, anong oras sila umalis? Alauna. Am I right? Kasama si Bernie. Kanya pala yung kapatid ko na mumutla. Natuyuan ng dugo. Nagkaroon ng bleeding kasi kay English. Okay? Sabi ko, Wilson, ikaw ang kumuha ng sasakyan, ikaw ang maghatid, huwag niyong pababayaan na may mangyayari kasi bisita ng isang pastor yan at nais kong alagaan niyo. Tumulong si Sia, andun si Josiah, tsaka si Jay, they said, kanya lang pupunta sa madaling araw, kayo. Sabi mo sa magkapatid, kayo na maghatid. Kuya, nandito na ho kami. Ay siya, sige. Kuya, si Doc Wilson na lang ang magkakipag-usap. Ikaw ang makipag-usap. Ubus na ho ang baong kong English, kuya. Si Doc Wilson na lang, baka in chicken. Naihatid. Okay? Bakit?
pinagkatiwala ng pastor. Taga-probinsya yun. Pwede ko sabihin, bisita mo yun, ibahala ka sa buhay mo. Alam mo kung ba't ko ginagawa yun? Kasi isang araw, pupunta ka sa probinsya. May mangyayari sa'yo. Miss the flight, something happened. Kung tama ang ginagawa natin, may sasalo sa'yo. Kanya nagulat itong si Marlin Gikin. Okay? Nagkaroon siya ng insidente sa Cagayan de Oro. Hindi siya nakasakay. Sabi niya, Pastor, kinanlong ako ni Pastor Dimber Andales. Siya nag-alaga sa akin, pinatira ko din eh. Alam mo kung bakit, Marlin? Kasi ganyan ang ginagawa natin sa mga pastor at mga manggagawa na napupunta sa atin. Kinakanlong natin. So ikaw, nakikinabang ka ngayon. Naintindihan niyo ba na pag tayo'y nagpakita ng kagandahan, isang araw, ikaw naman ang gagantihan. Eh, paano kung masungit ka? Paano kung mayabang ka? Paano kung maangas ka? At paano kung ikaw lang ang sa tingin mong magaling? Lahat yan aanihin mo. Yung kinuwento ko sa inyo kanina, na kinausap ko yung pastor, sabi ko sa kanya, mali ang trato mo, hindi nakinig, ngayon inaanin niya lahat. Kawawa. Kawawa. Samantala yung pastor niya, lalong pinagtitiwalaan. Tatandaan niyo ho ito. Okay? Hindi ako kailangan ni Pastor Fajardo. Siya ang kailangan ko. Kailangan ko siya para siya ang paglilingkuran ko, pati si Pastor Benny, pati si Pastor Gisalva, para mapansin ako ng Diyos. Para yung pangako ng Diyos kay Pastor Fajardo, sabi ng Panginoon, pagpapalain ko ang nagpapala sa iyo, susumpain ko ang sumusumpa sa iyo. So kailangan alagaan ko ang pastor ko. And that's what I did. It's a different ministry, but I like it. Now I'm enjoying my life. They were asking me, sabay-sabay tayong umalis. Umalis kami ng Monday sa inyo, dumating kami ng Legazpi 10 o'clock. Walang tulog yun, dire-diretso. Sabi niya, bakit parang fresh ka pa rin? Nasa dugo yan. Eh, ba't kami nasa dugo din? Ang problema mo, hindi lumabas sa dugo, hanggang dugo lang. Hindi na lumabas kanya, ganyan pa rin ang mukha mo. Okay? And they were asking, you don't get tired? I get tired. I get exhausted. But I know how to use that. I know how to maintain my energy and I know what to do. Bakit? Somebody taught me how to do that. Will you finish your course with joy? May magtatapos pero hindi magalakin. Galit. Will people remember you? That you helped them to be successful in their roles, in their goals, in their soul? Naging mentor ka ba? Naging model ka ba? Sinong model mo? Sinong mentor mo? Ikaw to ha? Buhay mo to. Ministry mo to. Tama? Will you finish your goal with joy? I would like to help you. Finish it with joy and the ministry. So that when you face God, you're gonna say, Lord, thank you for the people you gave me. I have mentors, I have models, and I'm doing good. And I'm doing good. Thank you. May makikinabang ba sa'yo? Will you be wise in your latter end? Will you finish your course with joy? Will you finish your ministry with joy? Ikaw yan. Kung itutuloy mo yung ugali mo ngayon, alam na this kung ano mangyayari. Malungkot ka. Reset. Repattern. Reparent. Let's learn now. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Hindi namin kayang mabuhay nang wala kaming model that will inspire us. Hindi namin kayang harapin ang mga pagsubok
nang walang mentor that will coach us, that will bring out the best in us, that will give us perspective that is beyond us. Kailangan namin na magagabay sa aming kaluluwa, sa aming mga roles, sa aming mga goals. Tulungan na mo po kami. Na hindi kami magiging mayabang, kami aamin, kailangan po namin ng turong, tulong, payo, kailangan namin ng turo, kapos kami. At kung kami makikinabang, we will pay it forward. Ituturo naman namin to sa iba. Tulungan mo kami that we will be wise in our latter end. Tulungan mo kami that we will finish our course with joy and the ministry that we receive from you. We will not be moved by anything. We will enjoy every moment of our lives. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me to have a mentor and to have a model that will inspire me and will bring out the best in me. And in return, I will be a model and I'll be a mentor to others. Ito ang prayer mo. Will you come at the altar now? God bless you. Napakayabang mo na kung hindi mo kailangan ito. Napakapalalo mo na